Posibleng tumaas ang mga kaso ng COVID-19 sa katapusan ng taon kapag nilawagan ang protocols sa pagsusuot ng mga face masks sa mga indoor spaces. Paliwanag sa teleradyo ni Acting Health Secretary Maria Rosario Vergere, isa ito sa projection na inilatag sa nagdumaan sa konsultasyon ang panukalang gawing voluntaryo ang pagsusuot ng mga face mask indoors. Mulaan niya sa 2,500 na minimum COVID cases, posibleng umakyat na hanggang 18,000 ang kaso. Pero depensa ni Vergere, inaasahan naman ito lalo't magmumutate pa ang virus dahil hindi naman talaga nawala ang COVID-19. Ang mahalagaan niya, kontrolado ang hospital utilization rate ngayon. 22% sa ICU habang 29% sa ward beds. Dagdag ni Vergere, kumpara noong mga nakaraang taon, mas handa na ngayon ang bansa sa pandemya kahit luwagan na ang face mask protocols. Nilinaw din ni Vergere na obligado pa rin mag-face mask sa mga pampublikong sasakyan, medical facilities at medical transportation. Kasabay nito, muling hinikayat ni Vergere ang publiko na magpa-booster na. So what we need to do really is to assess our risk pag tayo ay lalabas o kaya ay pupunta sa indoor spaces. Kung sa tingin nyo po, kung kuunti lang ang tao, kung sa tingin nyo hindi naman kayo vulnerable, then very well, you can voluntarily remove your mask. Pero pag sa tingin nyo hindi po tama, ay sana po we highly encourage that we still wear our mask. Kung may agam-agam ang Valenzuela LGU na lalong walang magpapa-booster shot kung luluwagan pa ang pagsusuot ng face mask, bukas naman ang San Juan City LGU sa pagluluwag ng face mask protocols indoor. Ayon kay Mayor Francis Zamora, dapat magkaroon ng kalayaan ang publiko sa pagsusuot ng face mask. Pero dapat alam ng lahat ang panganib kapag pinili nilang huwag mag-face mask, lalo na ang mga may comorbidities, mga senior citizens at mga hindi pa bakunado. We should know our individual risks. If we are persons with comorbidities, if we are senior citizens, if we are unvaccinated, then we should know that even if it will be voluntary, we should know that we should keep our masks on. Now, if we feel that we are strong enough, if we are fully vaccinated, if we are boosted, then it gives us more protection. And some people may opt not to wear their mask. Di naman tayo pinipilit na wag magmask. Na binibigyan lang tayo ng pagkakataong magdesisyon, dapat ba tayo magmask o hindi. Positibong development naman para sa Union of Local Authorities of the Philippines o ULAP ang ikinakasang voluntaryong face mask policy sa indoor areas. Sinabi sa teleradyo ni ULAP Interim President Governor Dakila Carlo Cua, kalinsabay sa trend sa ibang bansa ang inanunsyong pagluluwag ng gobyerno. Mapapalawak anya nito ang pagbubukas ng ekonomiya, lalo na ng turismo. Gayunman, aminado si Governor Cua na posibleng maging kampante ang tao sa pagluluwag kaya kailangang palakasin ang vaccination at booster rollout. Dapat din umanong tutukan ang kakayahan ng healthcare system at mga ospital na pangalagaan ang mga tatamaan pa rin ng COVID. Naniniwala rin si Governor Cua na may mekanismo rin para maripaso ang voluntary indoor masking. Kung sakali man pong kailangan nating i-revisit, it's very easy for the IATF to convene as we ease restrictions. Ang sinyales po nito ay itinitiwala natin sa ating mga mamamayan na alam na nila, alam na natin lahat ang tamang pag-alaga ng ating kalusugan. Lalong-lalo na po yung mga may comorbidity. Huwag po kayong magpabaya sa inyong booster at kung maaari nga, mag-mask pa rin tayo.